Nagdulot ng kalituhan sa ilang mambabatas ang magkakaibang version ngayon ng panukalang Maharlika Wealth Fund na ipinasa ng House of Representatives at isinusulong naman sa Senado. Sa version na inihay ni Senador Mark Villar, kukunin ang kapital ng Maharlika sa Land Bank, Development Bank of the Philippines at kita ng mga government-owned and controlled corporation o GOCC. Pero mismong si Pangulong Marcos ay tinutulan ang panukalang gamitin ng taon ng kita ng mga GOCCs para sa Maharlika Fund. You cannot use funds for of the GOCC. Pera ng gobyerno, what will the government spend? It's too disruptive. Think, every single GOCC has its own charter. How will you will then revise all of those charters to align with the Maharlika Fund? That's not the purpose of the GOCC. Sumulat na si Albay Congressman Ed Salagman kay House Speaker Martin Romualdez para pag-aralang mabuti ang sinasabing re-engineered version ng Maharlika Wealth Fund. Sa naturang version, kukunin ang pondo sa dividendo ng mga GOCC at ilalagay ang stock ng Maharlika Investment Corporation sa stock market at bibilhin ng pribadong sektor. Pero ayon kay Congressman Lagman, hindi maaaring gamitin ang dividendo ng mga GOCC dahil ito ay nakalaan sa iba pang panggastos sa ilalim ng General Appropriations Act. Dapat na niya maghanap ng tamang pagkukuna ng pondo ang pamahalaan para sa Maharlika. Ano ba itong re-engineered version? Ito ba re-engineered? Adapted ba ito ng liderato ng mababang kapulungan o hindi? Sapagkat kung ito ay adapted, kailangan ito ibalik yung bill sa House of Representatives sapagkat ito nga tinatawag na re-engineered version ay itinalakay sa mababang kapulungan at hindi kasama dun sa bill namin. Ngunit, kung sasabihin ng liderato na hindi naman ina-adapt itong sinasabing re-engineered version, ibabuti pa, ilibig na natin sa limot sapagkat ito ay hindi tama. Pinababalik na sa House of Representatives. Nabanggit din po ni Congressman Lagman na delikado rin na ilagay ito sa stock market sapagkat hindi pwedeng hawakan ng private sector ang Maharlika Wealth Fund na dapat ay gobyerno ang humawak. At naniniwala naman sa Senate Minority Leader Coco Pimentel na pagsasayang lang ng panahon kung pipiliting ipasa ang Maharlika Wealth Fund. Hindi mo noon napag-isipan na mabuti ang panukala at mismo mga kongresista ang nalilito ngayon kung saan kukunin ang pondo. Ang prediction kong ending nito, karagdagang utang. Kaya huwag na po tayong magaksaya ng panahon dito. Pag-usapan na lang natin na food production, inflation, or tapos konektado sa food production yung anti-smuggling. Mas maganda yan kaysa sa ubusin ng ang oras ng Senado ng kakadibate namin dito sa Maharlika Investment Fund. Iginit naman ni Senador Riz Ontiveros na marami pang problemang dapat unahin sa halip na pag-aksayahan ng panahon o tutukan ang minamadaling pagpasa sa panukalang Maharlika Wealth Fund. When we talk about the contents of the proposed Maharlika Wealth Fund, kahit pa yung di umanong re-engineered version niya, I would still say na it's premature. For one, the Philippines lacks the wealth windfall from exports to seed the sovereign fund. Marami pang ibang problema na kailangan unahin bago itong sobrang rough draft, premature, wala pang ipapakitang ideya ng Sovereign Wealth Fund or Maharlika Fund. Sa January 30, nakatagdang makipagpulong ang Senado sa economic managers na ni Pangulong Marcos o ng Administrasyong Marcos para plantsahin ang detalye ng panukalang Maharlika Wealth Fund. Matatandaan din po na ang Maharlika Wealth Fund ay iniharap na rin ni Pangulong Marcos sa Davos, Switzerland.